Yo, what is up guys? So welcome to a brand new series that we are starting in this channel. So in this series guys, we're gonna be going to sneaker reselling store here in the Philippines and we're gonna go on a shopping spree. But we're not gonna be buying their shoes, we're just gonna be buying their local merch. So titingnan natin ano yung mga merch na meron sila. So in every store na pupuntahan natin, we're gonna be spending 5,000 pesos. So it's a good way to support yung mga local merch here in the Philippines. Kasi I know na marami dito mga local merch na mga magaganda, like mga shirts, mga shorts, and kailangan mo rin bumili ng mga bagong shirt and shorts na. So yeah, pupunta tayo ng mga reselling store. So dyan sa comment section guys, maglagay kayo ng mga suggestion kung saan tayo pupunta for the next episode. No? So for this episode guys, pupunta natin yung store na isa din siya sa pinaka gusto kong YouTuber when it comes to buying and selling sneakers. No? So talaga na siyang pinapanood, nasa US pa siya, pinapanood ko na siya doon, nag-re-resell pa lang siya doon until he came back here and now mayroon na siyang sariling store. No? So yung store na pupunta natin, walang iba kundi is yung Randren. So yeah, pupuntahan natin yun, samahan niyo ako mag-shopping, tingnan natin kung anong mga meron sila. Let's go! So yeah guys, sana maging successful tong series na to. And this is gonna be a good series kasi pag may nakita kayo mga gusto nyo na shirt or mga shorts, mga merch na meron sila dun, alam nyo na agad kung saan kayo pupunta. No? Kumbaga, itutour ko na kayo sa mga sneaker reselling store here in the Philippines. So enough of the intro, puntahan na natin yung unang store natin. Let's go! Pasok nyo sa store, ito yung una nyo makikita. Ito yung table nila na full of steel deals. So marami dyan, mga Jordan 1 low, Nike Dunk high, Nike Dunk low, tsaka Jordan high. Mga ganyan, marami dyan. Pero usually, mga small sizes sila. So sa right side naman, nandito naman yung mga heat pair nila. Kung makikita nyo, they organize it neatly by color. So sa taas, nandun yung mga orange, yung mga SBB. Pagdating sa gitna, yung mga blue, fragment, off-white. Then sa baba, mga red, mga bread. Black toe, tapos yung mga brown mocha, Travis, Ama Manier. Dito naman sa taas, mga Jordan 2 Union na collab, Jordan 4, tapos Jordan 5 na with the best 5 nandito rin. So dito naman, ito yung main wall nila. Usually mga Jordan 1 low, iba-ibang colorway, nandyan lahat. Meron sila ng UNC 1 low, meron sila ng shadow low, crimson tint low, powder blue low, bread toe low, lahat nandito guys. Anong favorite nyo? Ako ito sa lahat ng low, ito yung favorite ko dyan ng mga yan. Underrated din tong pair na to guys. Ganda ng color blocking. Kayo, anong favorite nyo dyan? Tapos nandito naman syempre yung mga Jordan 1 mid na hindi ko alam yung mga colorway kasi hindi ako nagsusuot ng mid. So hindi ako masyadong familiar sa mga bagong release ng mid guys. Pero marami din dyan magandang colorway, no? So don't hate on mids. Ako hindi lang ako talaga nagsusuot. Dito naman marami rin sila mga Nike Dunk High tsaka mga Nike Dunk Low, no? So marami rin silang colorway dyan, good choices na rin itong mga nandito. Syempre hindi makawala yung Yeezy Wall, pero konti lang yung choices nila, pero okay na din. Dito guys, kino-compare ko yung Yeezy Slide sa Adidas Slide, tinitingnan ko ano yung mas maganda. Guys, mas panalo talaga yung Yeezy. So sa merch naman, ito yung mga nakita kong maganda. Jordan na Off-White collab, no? Meron din silang white nyan. Sobrang ganda nito guys, kaso hindi ito pasok sa budget natin. Tapos dito meron silang Nike shirt na maganda rin. First time ko lang to nakita ang Nike shirt na to. Parang graphic tee ng Nike. Sobrang solid, lalo yung likod nitong shirt na to. Tapos di rin siya ganun kamahal. Sakto lang yung pricing nito. Pero hindi nga tayo nandito para bumili ng mga branded. Ang gusto talaga natin bilhin is yung mga local merch na meron dito. So hindi rin natin ito kukunin, pinakita ko lang. Tapos yung next clip na ipapakita ko, ito yung pinaka na-tempt talaga akong kunin na branded. Itong Nike na Windbreaker, sobrang ganda guys, 8K lang. Yun, nakabili na ako, unbox natin ito lahat mamaya sa bahay. Papakita ko rin yung mga ibang local merch na meron sila. Yun, may sukli pa ngayon 5,000 natin, no? So kumain muna ako ng chicken ng McDo kasi walang ganito sa Canada. So naka-uwi na tayo guys, so time na para tingnan kung ano itong mga nabili natin. So ang bili natin dito is, I think 3,500. Tapos nakabili tayo ng 4 shirts. And di tayo nakabili ng shorts. Naghanap din ako kasi yung mga shorts nila doon, mga pang beach na short. So hindi ako bumili ng mga ganun kasi hindi mo nang nagsusukat ng mga ganun. So yeah, papakita ko sa inyo to guys. Hindi ko lang papakita sa inyo to, papakita ko rin yung mga ibang local merch na nandun din. And sasabihin ko yung reason kung ba't hindi ko sila binili. So bibigyan ko rin kayo ng tips and tricks to find yung mga magagandang local merch talaga.
Ngayon, sasabihin ko rin kung ano yung difference ng mga shirt na binili ko, but ito yung mga napili ko compare sa mga nandun here. So, bago natin buksan yung mga nandito guys, explain ko muna sa inyo yung mga things that I look for when I go for shopping ng mga shirt or mga hoodie and things like that, no? So, unang-una guys, syempre yung material niya, yung tela niya guys, dapat makapal yung tela niya. Kasi automatic pag mga nipis yung tela niya, pangit na agad yung quality nun, tapos pag dinryer niya, mabilis siya lumiit. Pero mas importante para sa akin is yung way ng pag-fit ng damit na yun, no? So, bibigyan ko kayo ng magandang example, just like the essentials hoodie that I'm wearing right now. Kung titingnan nyo guys yung mga essentials hoodie, lalo yung mga authentic lang. Yung mga authentic lang guys, ha? Kasi yung mga fake na essentials hoodie, hindi ganito yung fitting nila. So yung mga authentic ano, kaya sila sobrang sikat, hindi naman dahil sa design. Kasi wala naman design to, like sulat lang na essentials dyan, wala, yun lang yung design niya. Pero what makes it stands out sa other hoodie is how it fits. So kung titingnan nyo guys, itong hoodie na to, sobrang drippy niya tignan. Hindi siya mukhang masikip. Tapos sobrang sakto yung pagka-drop sleeve niya. Hindi siya yung katulad ng ibang hoodie na parang hapit na ganyan yung dito. Tapos yung damit, saktong-sakto yung haba. Diba? So, yun guys, yun yung mga example. Like, even this, the hoodie, like the material that they use sa hoodie compared dito sa body is different, no? So yeah, yun yung mga reason kung paano ko tinitingnan kung maganda ba yung damit or hindi. So yeah, tingnan na natin kung ano yung mga nabili ko. Unang shirt na bubuksan natin guys, ito. Classic lang. Ay, ano lang nila to. Parang collection ng Randall. So, tingnan natin. So kaya ako ito binili guys, is unang-una nga sabi ko yung sa fitting niya, kasi drop sleeve siya. So mahaba yung fit niya. Kaya sobrang importante nun magandang size when it comes to sleeves. Like kahit gawin mo kaganda yung shirt mo, tapos pagdating sa sleeve, pagka masyado siyang maitsi, masyado siyang masikip, pumapangit agad kahit gano'ng kaganda yung tela, kahit gano'ng kaganda yung print. Pag sinuot mo yun, papangit agad siya. Dahil nga sa importance kung gano'ng kaganda yung sleeve. So isa siya sa agad sa unang-una kong tinitignan guys. And bukod sa fitting guys, yung tela nito sobrang kapal and sobrang lambot. Kaya automatic cup na to, kahit pa wala tong design or anything, automatic cup na agad siya sa akin. Pero sa design, yung design niya guys, sakto lang. Nothing fancy or anything, pero ano, dahil nga ganun kaganda yung tela niya, ganun kaganda yung fitting niya, binili ko na rin siya. Tsaka yung pagka-acid wash niya. So kung titingnan niyo yung likod, yun guys, oh. Parang may mga dumi-dumi siya, di ba? Hindi siya plain black lang. So yun guys, yung mga simple details na yun, sobrang importante nun. Dahil sa acid wash na nilagay nila dito, naging mukhang vintage yung shirt. Gumanda siya na sobra. Sabi ko sa inyo guys, when it comes to fashion, yung mga small details, it's so important. So ito yun guys, first shirt that we bought. So meron din silang isa pang ganito, na meron din silang size, pero hindi ko siya trip. Papakita ko dyan kung yung isang shirt pa na yun. And kaya ako naman to hindi nagustuhan, kaya hindi ko nagustuhan tong shirt na to kasi para siyang nung drew na t-shirt, di ba? So yun guys, pagka ganun, pagka may kamukha yung design, automatic guys, nagpapas na ako agad. Kasi personal opinion ko lang to, para sa akin, isa yun sa mga ano, kasi picky ako when it comes to that. So ito yung first shirt natin. So bago tayo magbukas ng isa pa, meron pa akong isang shirt dito na ipapakita na hindi ko rin siya kinuha. Pero maganda naman yung design niya, tapos yung likod naman niya, yun nga yung sinasabi ko na parang medyo may kahawig siya na brand from other country. Like dito naman, kamukha niya yung CPFM, yung design ng CPFM, yung font nila. Tsaka yung nasa baba niya, parang off-white naman yung vibe nga, no? So hindi ko siya kinuha guys. Kasi yun guys, yun yung isa sa mga trick, yun yung isa yun sa mga tip ko guys. Pag parang may kamukha siya na high-end brand, na ano, hindi ko siya talaga kinukuha guys. Kasi for me, every detail matters when it comes to wearing streetwear, no? So yeah, yan hindi ko siya kinukuha. So nag-shirt na yung unbox natin guys, ito naman. Hindi ko nga alam kung kakasya sa akin to. Kasi hindi ko sinukot tong mga ten. Inulaan ko lang yung mga size. So, itong ano naman na to, is parang vintage vibe naman siya ng Travis Scott. So yun guys. Yan, di ba? Sobrang ganda ng print. Ganda ng print niya. Tapos kahit pa may peso sign siya dyan, kahit na local brand to, it doesn't matter guys. Kasi dahil ang ganda, parang ang ganda ng vibe niya, talaga vintage yung vibe niya. Tapos yun din, yung sleeve niya guys, mahaba din yung sleeve niya, malaki yung sleeve niya. Yung tela, pasok na pasok, ang ganda ng tela niya. Tapos sa likod,
plain black lang. Ito guys, wala siya ng acid wash. Ano lang talaga siya, plain black lang siya. Pero sobrang solid nito guys. Pag suot mo to, boom! Yan, isa to. Dito wala akong complain or anything. Talaga, ito yung pinakauna kong binili. Unang kita ko pa lang, sabi ko, bili ko na agad to kasi ganda na yung shirt na to. Yeah, so ito yung second shirt that we bought. So bago ulit tayo magbukas, meron ulit ako ipapakita dyan na shirt kung bakit hindi, ito naman, i-explain ko rin ulit kung bakit hindi ko siya binili, no? So ito namang shirt na to guys, kaya hindi ko siya binili, is dahil sa printing niya. Kasi parang medyo outdated na yung mga sobrang kulay, yung mga sobrang kulay na printing, yung mga ganun. Mas in ngayon yung mga vintage looking na printing. Ito, hindi ko siya binili dahil dun. So third shirt guys, talking about mga vintage vibe. Ito, isa pa siyang vintage vibe yet. Dennis Rodman shirt, no? So, sobrang importante din kung sino yung picture na ilalagay sa mga shirt, no? Kasi, when it comes to streetwear, meron tayong culture dyan. Hindi ka pwede maglagay dyan kung sino-sino lang. And si Rodman, guys, isa sa pinaka, ano ng culture din sa streetwear, no? So, ito, guys. Yan, nakapaka-angas nga nito. Nakadila si Rodman. Diba? The Worm. Godzilla, tapos Dennis Rodman na sign. Yan, tapos sa likod. Yan. Sa likod, may ganyang logo. For me, kahit wala na to, mas okay. Mas okay kung hindi na to nilagay. Like, plain black na lang siya. Pero, okay lang yan. Kasi makikita naman sa'yo yung harap. Sobrang dali na itong bagayan, guys. Mag-short ka lang, tapos mag-Jordan 1 ka. Mga ganyan. Sobrang dali na itong bagayan. Solid na ito. Hindi ko lang masyadong trip na nilagyan nila ng sungay. Pero, okay pa din. Good find pa din to. Lastly guys, itong shirt na tayo. Ito shirt, it's a long sleeve naman. Para naman maiba. Tsaka hindi siya color black. And ito naman guys, kaya ako ito binili. Is dahil naman sa kulay. Kasi sobrang uso ng mga color brown ngayon eh, di ba? Pero medyo pa-die down na nga yung trending ng brown eh. Pero pwede pa rin, pasok pa rin siya. So yun guys. Ito siya. Travis din na shirt. Yun. Diba, Travis Scott, look ma'am, I can fly. So, kaya ako siya binili kasi long sleeve siya. Tapos, sakto rin yung fitting nito. Parang pag sinuot mo to, hindi to, ayun o, makikita niyo guys, mahaba siya. Mahaba siya sa kamay ko, diba? Pero dahil meron siyang ganito sa baba, yan o. Pag nilagay mo yan sa wrist mo, iipitin yun yung wrist mo. Tapos, dahil nakaipit siya sa wrist mo, parang magiging ganito yung fitting niya. Maluwag. Hindi siya magiging mahaba lang na ganun sa kamay mo. So, sobrang solid din to na pick up. And binigyan tayo ng mga sticker nila boss dun, no? So, maraming salamat sa inyo. Sobrang solid din ng mga staff nila dun. Ang mabait din nila. And, yun guys, sabihin sa, let me know kung saan sa tingin nyo, ano sa mga apat na yun, yung pinaka gusto nyo. Comment nyo din dyan kung saan tayo pupunta next time. Kasi maraming pang sticker reselling store dito. Maraming pang local merch dito na pwede nating i-discover, pwede nating i-review. Actually, yeah, parang review nga itong ginawa akong turn. So, yeah, marami pa tayong pwedeng gawin. Pero hindi mo na ako professional. Wala akong alam kung magkano nagsusuot lang ako. Picky lang ako sa damit. Kaya yung mga sinasabi ko para sa sarili ko. Yun lang for today, for episode 1 ng series na ginagawa natin. So, marami pa tayong gagawin. So, sa episode 2, comment nyo dyan sa baba kung saan tayo pupunta next. And maraming salamat ulit sa mga nanood. Peace!